Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ng SeaBank versus GoTyme versus UnoBank. Sino bang pinakamaganda sa kanilang tatlo? Pinagtugma-tugma natin ang mga bangko na to kasi pare-pareho sila ng interest rate na halos pumapatak ng nasa 4.5 to 5 to more than 5% pa minsan. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga digital banks na ito. Pero bago tayo magsimula, kung gusto niyo ng mga ganitong pag-uusapan about digital banks, please like and subscribe lang sa aking video channel. Thank you! Ngayon, magsisimula tayo sa SeaBank. So, bakit una ang SeaBank? SeaBank kasi ang may pinaka-nauna sa kanila dito, tatlo, na mas madami ang nakikater nila na tao. Ngayon, dati ang SeaBank kasi nasa 5% yan. Ngayon, nagbaba na, naging 4.5%. So, yun yung medyo nakita ko na disadvantage na bumaba. Pero maganda naman dito sa SeaBank, daily naman ang kanyang interest na reflect, magre-reflect sa yung money. So, makikita mo talaga, gaganahan ka talaga mag-invest dito kasi daily mo siya makikita. So, yung 4.5%, ibig sabihin ito per annum yan, per year ang computation, tapos mag-minus pa tayo dyan ng tax, which is 20%. Tapos, yung 20% na yun, di-divide mo ng daily, 365, so yun ang magiging interest mo. Araw-araw mo makukuha yun. Ngayon, ang sample natin ito, 250,000. So, sa 250,000, nakakuha tayo ng halos 24 pesos na interest. Then, makikita natin ito, next tayo. So, sa next, makikita natin ito, ayan, naglumitaw na, 24 pesos ang makikita natin. Ngayon, 24.68 to be exact. Ngayon, marami rin benefits itong SeaBank. Number one, makikita natin na meron siyang pay bills. Dito, next natin. Dito, yan, makikita natin. Pay bills. So, makikita natin. Water, telecom, internet, postpaid, mobile, and then credit card. Okay. And then, pwede rin siyang mag-buy load. Pwedeng regular and telco promo. Ang maganda dito, dito sa pagbili ng buy load, meron siyang 3% off kapag bibili ka. And then sa telco promo, may 3% off din. Next natin, pwede ka mag-add deposit dito. Makikita nyo na pwedeng i-link yung mga accounts. So, ang makikita dito is BPI, China Bank, RCBC, diskarte, and then Union Bank. Next natin ito, makikita natin na meron siyang scan and pay. So, parang sa ibang digital banks din, meron ding scan and pay. Okay din siya. Tapos, next, magpumunta tayo dito sa account security, makikita natin na meron din itong touch ID login. So, mahalaga kasi itong touch ID para hindi na tayo type ng password or secure ng PIN. Maganda yung touch ID na lang, isang gagamit ka lang ng fingerprint and then makaka-login ka na agad sa yung digital bank, which is SeaBank. Next natin, sa e-statements naman, makikita natin dito na per month ang kanyang e-statement. So, makikita natin yung detailed ng e-statements natin. Hindi tayo mahihirapan. And then next natin, pag tinignan natin itong profile, pwede mo siyang i-click sa Shopee. So, ayan o. Tapos, connect with Shopee. And then, pwede din yung alternative name. And then, makikita natin dito na kumpleto naman. Next natin, pag kinect natin yung notifications, lalabas dito yung mga discount deals. Kasi nga, nalilink siya sa Shopee. So, minsan may mga vouchers na binibigay. Parang ito, makikita natin ito. Happy Choose Pay. May 100 pesos daw na voucher. So basically, maganda naman na ang SeaBank kasi ito yung mga nasa naunang digital bank and then dati kasi mataas talaga to, no? Nasa 6%, tapos ginawang 5%, tapos ngayon naging 4.5%. So gagawa tayo ng isa pang separate video kung bakit bumababa ang interest rate ng mga digital banks. So kung naku-curious kayo, subaybayan nyo lang ang aking channel. Okay. And then next tayo sa ating next na bank, which is GoTyme Bank. Ito yung pinaka homepage ng GoTyme Bank. So dito sa GoTyme Bank na to, makikita mo na pwede mo siyang
i-hide yung money mo. So, maganda rin to para hindi makita ng ibang tao or pag nasa public ka, for safety reasons din. And then, dito sa bandang gitna, makikita mo na merong Go Rewards Points. Ito yung 1.29, yan yung Go Rewards Points na pwede mong i-claim, pwede mong magiging i-discount, mababawas. For example, pumunta ka ng Robinson's Supermarket, pwede mong ipabawas yung Go Rewards Points mo para mababawasan yung babayaran mo. Maganda dito, pwede siyang malink kung meron ka ng old na Robinson's Bank, yung color red, pwede mo siyang malink, automatic na malilink na yan, and then mapapansin yung magiging same lang din yung number dyan, yung serial number. And then, pag nakita nyo sa bandang gitna, makikita nyo itong GoSave accounts. Itong GoSave accounts, dito nag-earn ng 5%. Sa GoSave accounts kasi, 5% ang na-earn na interest. And dito sa My Account, itong nasa pinakataas, itong My Account, parang wallet lang yan. So, hindi nag-earn yan. Pag dito naman sa GoSave account, dito sa bandang baba, ito, makikita natin 5% na interest yan. So, mataas din siya compared sa other na mga digital banks. Next natin, pwede kang mag-cash in, mag-send transfer, pay QR, withdraw, and buy load. So, ang nakita ko lang na hindi maganda dito kasi hindi wala siyang pay bills. Wala pa siyang pay bills na option. Siguro sa next sa future, pwedeng gumawa ang GoTyme. And then sa pay bills natin, mababawas natin dun yung Go Rewards point. And magkaka-points tayo muna to begin with. And then kung pwede sana, mabawasan yung Go points. No? Mas maganda yung ganun. Next natin, pag ito, nag-cash in tayo sa GoTyme, maraming cash in centers. Pwedeng sa South Star Drug, Uncle John's, and then sa Robinson's Mall or sa Robinson's supermarket, pwede ka mag-cash in. Ang nakita ko lang na hindi maganda dito, may mga ibang reports kasi na hindi daw tumatanggap yung South Star Drug. Okay, siguro kulang pa sa training yung staff nila, pero pagtagal naman, matututo din sila na mag-cash in ng GoTyme Bank natin. And then next natin, makikita natin ito yung tinatawag nating GoSave accounts. Dito sa GoSave accounts na to, pwede natin i-edit. So, makikita natin na may mga pictures, diba? Itong mga pictures na to pwede mong palitan. For example, ito ginamit ko 5% basket, yung pangalawa sports car, yung pangatlo condo. Pwede mo siyang palitan. Pwede mong palitan ng name kahit anong gusto mo. Kunwari for vacation, for educational purposes, ganyan. Pwede mo siyang palitan. And then pwede mo rin palitan yung picture. Yun ang maganda dito. Pwede mo lagay picture mo, o picture ng car na pangarap mo, picture ng condo na gusto mo. Okay, so next, dito naman sa deposit natin, pwedeng online and then pwedeng over the counter. Okay, and then next, dito sa send transfer natin, madami tayong pwedeng pag-transferan, no? So, mapapansin natin, madami talaga to. So, hindi tayo mamuroblema. Ako na nagsasabi, hindi ka mamuroblema dito sa send transfer natin. And then, maganda rin dito, never pa naman nagka-problem sa pag-transfer ko, lalo na pag InstaPay ang ginamit. No? Make sure lang na InstaPay, no? Kasi nagiging peso net yan. No? So, watch out nyo lang para alam nyo na kapag InstaPay real-time, kapag peso net, pwedeng kinabukasan pa. Although, kapag peso net naman na weekends, pwedeng papalo pa yan. What if Friday night, papalo yan, magre-reflect yan sa kabilang bank nyo, Monday na. Okay? Make sure na i-anticipate nyo na yung kailangan nyo kung PesoNet ba yan or InstaPay kung mabilisan. Okay? And then next tayo, dito sa ating profile, mapansin nyo na pwede rin yung fingerprint login. So, mahalaga yan. Okay, next, dito naman sa profile din, makikita natin yung limit. Makikita natin dito yung cash in. So, sa mga GoTyme partner, 10,000. And then sa mga, pwede ka kasi mag-link dito ng bank account. So, yun ang okay din. So, pag China Bank, RCBC, 50. Kapag Union, 100,000. Kapag BPI, 50. Okay, next. Ang makikita natin kasi dito sa GoTyme, no? Maganda siya eh. Magagamit mo siya sa mga partner ng Robinson, sa mismong Robinson's Mall. So, may points kang ma-earn doon. And then, meron kasi yung special points na mas mataas ang ma-earn mo kapag sa mga special partners nila or sa mismong GoTyme ka. Tapos, ang maganda dito, pwede mong ibawas yung points na yun.
Ang hindi ko lang nakita maganda dito, yung wala siyang pay bills pa na option ng GoTyme. Tapos ang yung pag-send mo, yung free na pag-send ay 3 times lang per week. Pero renewable naman yun per week. Although free naman, basta 3 or less. Okay. Next na bank naman natin ay yung Uno Digital Bank. Ito sa Uno Digital Bank, ito yung makikita natin kapag nag-open tayo. Yan, makikita natin. And then next, meron tayong makikita na fingerprint. Okay din, pwede rin siya sa fingerprint. Next, ito na yung makita natin yung homepage. For example, yan, meron tayong 10,000. Itong 10,000 na to, yung interest nito is 4.25% per annum. Tapos, ang maganda dito, everyday siya na nakikredit sa ating, nagre-reflect sa ating available balance. So, everyday makikita mo na nag-grow yung pera mo. And then next, pag nakita natin, pwede rin tayong mag-send money, get money, and then pay bills. Although, ang hindi ko masyado nagustuhan dito sa pay bills niya, kakaunti lang. Okay, next. Papakita ko sa inyo ito kung bakit konti lang. So, pwede dito electricity, internet, cable, telecom, and water. Unlike, syempre, pag kinumpir natin sa GCash, napakadami talaga ng pwedeng pagbayaran sa GCash. Dito, konti lang. Next, makikita natin for example, sa pay bills, Meralco and Visayan Electric lang, pag under ng electricity na category. Next, dito naman sa internet cable, Convergence Sky Cable lang. Next, dito naman sa Telecom, Globe, and PLDT Smart and Innov product lang. Next, dito naman sa water, Manila Water and Manila Water lang. Wala siyang Prime Water. So, medyo kulang talaga, no? Pag titignan natin. Next, dito naman sa get money, kapag may gusto kang makuhang money, real-time naman ang pag-transfer. Although, may transaction fee na 50 pesos. Next natin, dito yung mga partner niya to get money, BDO, Cebuana, Luwiler, Palawan, and SMP. Pag gusto mong mag-withdraw ng pera. Next naman, ito kapag gusto mo magdagdag naman ng pera, so add money. Next, makikita natin dito pwedeng maging online banking or over-the-counter pagdagdag mo ng money. Next natin, pag online, Union Bank. So, free naman pag Union Bank to UnoBank, free yan. So, okay naman, yan ang ginagamit ko. Next, kapag naman dito sa kanyang card, meron siyang virtual card. Pwede mong i-lock din, pwede mong i-manage yung card mo, and then pwede mo rin i-replace or i-block kapag in case na sa tingin mo may na-hack yung digital card mo. And then next, meron naman dito makikita na time deposit. Dito sa time deposit, pwede yung Uno Boost, and then pwede rin yung Uno Earn. Pero dito muna tayo pag-usapan natin yung Uno Boost. Pag sinabing Uno Boost, mag-start ka muna as 5K, and then pwedeng flexible terms from 3 to 12 months. Okay, ang kikitain mo dito ay 6.5%. Pero dito sa Uno Boost, makukuha mo lang siya sa date ng maturity. Okay, next, mapapansin naman natin ito yung tinatawag na Uno Earn. So ang choice mo dito ay 5% din naman, pero pwedeng maging up to 24 months. So 12 months to 24 months. And then 6.5% din ang kikitain mo. Ang maganda naman dito sa Uno Earn, pwede kang mag-earn ng kinikita mo, ibibigay sa'yo, bali yung payout mo is monthly. So kunwari may paggagamitan ka, makukuha mo agad yung payout mo every month. Ganun. So kahit paano, ma-controlled pa din naman siya. Unlike sa iba, na talagang sa date ng maturity talaga, dun mo lang makukuha. Kunwari, 1 year ka nagpasok, 1 year mo rin makukuha. Kaya 24 months or 2 years, 2 years mo rin siya makukuha. Okay, next, dito naman tayo. Meron siyang loans, pero hindi pa siya ganun talaga na magagamit yung loan kasi for further announcement pa tong loan niya. Okay, and then next, pagpunta tayo dito sa settings, makikita natin na meron din siyang biometrics. Okay, next, makikita natin dito na sa kanyang statement period, no, per month, pwede naman lalabas na merong kinikita ito na per day. So, for example, yung 10,000 natin, kumikita siya ng 1.26 pesos per day. Makikita dito, so, nababawasan ng 1.26 pesos. Ito namang nababawas na 0.25 cents. Itong 25 cents na to nababawas, ayun yung 20% na tax natin. Okay? So, dito na tayo sa ating conclusion. So, sa conclusion natin, pag pinapili mo kung ano dito yung pinaka-best sa akin, actually, halos pantay-pantay lang sila kasi pareho silang may mga pros may cons. So kung ako sa inyo, total, madami naman memory yung phone nyo.
lagay nila lang, download nyo lang yung tatlo, hindi naman kayo mawawalan ng something dyan eh. Wala namang mawawala. So download nyo nila yung tatlo para sa akin. Kasi sila na yung tatlo na pinakamaganda para sa akin sa mga digital banks. Number one, kung bakit gusto ko si SeaBank, kasi everyday nakikredit yung iyong interest. Although makikita mo dito, nakasad dyan 5%, pero ginawa na kasing 4.5 na lang, so bumaba na ang interest rate ng SeaBank. Yung 4.5 na ron, pwede pa rin, pwede nang tanggapin, pero mas maganda sana kung mas mataas. Pero ang kagandahan naman kasi sa SeaBank, pwede kang mag-send ng payment, madali lang, and then madami siyang option, hindi siya limited yung pag-send mo ng payment. Maraming banks na pwedeng pag, or wallets na pwede mong pag-sendan. And then yun nga, sabi ko, interest rate nito, everyday nagre-reflect sa'yo. So talagang gaganahan ka mag-ipon. And then, ang ayaw ko lang dito, yun nga, patuloy na bumababa yung interest rate niya, and then wala siyang time deposit na feature. Yun ang ayaw ko dito. Ang isa pang kagandahan nito, pwede mo siyang malink sa Shopee, and minsan may mga vouchers na binibigay ang Shopee. Okay, ang next naman na pag-usapan natin, itong GoTyme. Itong GoTyme, maganda naman din ang GoTyme kasi 5% siya, so medyo challenging sa mga ibang digital banks. Ang magluto ko pa dito sa GoTyme Bank na to ay madali siyang ma-access. For example, kunwari, pupunta ka sa Robinsons, gusto mo mag-deposito, na-feel mo lang na parang gusto ko mag-ipon ngayon, punta ka lang sa Robinsons, pila ka lang, isabay mo na sa grocery mo, makakapag, ano ka na, deposit ka na agad. And then, kapag gusto mo naman mag-withdraw, punta ka lang din sa Robinsons na supermarket, makakapag-withdraw ka na, pupunta ka lang sa cashier. Yun ang gusto ko dito sa GoTyme. And then, may points siya. Kapag ginamit mo, may points ka. Itong points na to, pwede mo siyang gamitin na ibawas sa yung bibilin na pagkain. Parang SM Advantage ang kinalabasan nito kung aware kayo sa SM Advantage. Isa pang maganda dito sa GoTyme, hindi siya nagahang. Never ako nagkaroon ng problem, lalo na pag InstaPay. Ang ayaw ko lang dito sa GoTyme, number one, wala siyang time deposit. Number two, wala siyang pay bill. So hindi mo siya pwedeng gamitin na pambayad ng utilities. Yun ang hindi ko nagustuhan din dito sa GoTyme. Okay, ang isa pang gusto ko dito sa GoTyme, meron siyang parang mga basket na pwede mong i-edit, pwede mong palitan yung image, pwede mo siyang ma-customize to begin with. For example, mga gusto mong palitan, ibayad for example sa condo, sa car mo, pwede mo siyang ma-edit actually yung basket, kasi may matatawag siyang basket. Parang Tonic din to. Okay, so sa ibang video naman pag-usapan natin yung Tonic. Tonic is also a digital bank. And next naman na pag-usapan natin itong Uno Digital Bank. Ang gusto ko dito sa Uno, meron siyang time deposit. And then number 2 na gusto ko ay everyday din nakikredit yung kanyang interest rate. Although mas mababa na sa 4.25% lang. Pero pwede na din kasi everyday naman. Ang gusto ko kasi dito yung time deposit niya. So mataas kasi yung time deposit niya, nasa 6.5%. Isa pang nagustuhan ka dito sa Uno Bank, pwede ka mag-pay ng bills. Although baby pa lang yung pag-pay nila ng bills eh, kasi mapapansin nyo, konti pa lang yung mga pwedeng pagbayaran ng mga companies, unlike sa SeaBank na madami. Sa GoTyme naman, walang pay bills. Yun ang hindi ko nagustuhan din sa GoTyme. So kung papapiliin ako between tatlo, kung talagang pipigain nyo ako sa tatlong ito, anong pipiliin ko? Kailangan pumili ako ng isa. For example, siguro ang pipiliin ko na lang is GoTyme kasi siya yung nasa gitna. So mataas ang interest rate niya kasi nasa 5%, unlike sa SeaBank nasa 4.5%. Although ang GoTyme hindi everyday na nagre-reflect, okay na din sa akin yun kasi average daily balance naman ang chine-check din dan. And then wala nga siyang time deposit, pero pwede na din kasi meron naman siyang mga baskets na pwedeng paglagyan. Pero ang ayaw ko lang talaga sa GoTyme, wala talaga siyang pay bill. So kailangan ko pa talaga ng GCash o kaya Maya na ipapartner sa GoTyme. Ang gusto ko naman sa GoTyme, pwede ka lang mag-cash in or cash out. Madali lang kasi ang daming mga Robinsons branches naman dito. O kaya Southstar, Drag, or yung Uncle John. Okay, pero kung pagbibigyan ako ng pagkakataon, talagang i-download ko sila lahat. Madali lang naman i-download tong tatlong to eh. So para marami kang options na pwede. And then minsan kasi down din, minsan maintenance. Talagang kailangan, ina-advise ko talaga na marami kang apps, marami kang digital apps. And then itong mga banks kasi na to, mini-maintenance din yan. Hindi naman pwedeng palaging 24/7 gumagana yan. So meron at meron talagang maintenance. So mapag-alternate mo yung mga digital banks mo. Minsan
pag maintenance yung isang digital bank mo, pwede ka lumipat sa isa in case of emergency, diba? Hindi ka mahihirapan. Okay? So, yan ang aking review. Next, i-review natin yung ibang digital banks pa. Okay, like Tonic. Okay. For more financial tips, please visit my channel. Thank you!